Samantala, pinag-iingat po ngayon ng lokal na pamahalaan ng Marikina City ang mga residente sa isang barangay sa mga nagpapakilalang empleyado ng ilang kumpanya na nagbabahay-bahay. Posibiro kasi na pagnanakaw ang kanilang pakay. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ipinakalat ng Barangay Concepcion 2 sa Marikina City sa lahat ang sulat na ito. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nagpapakilala raw na empleyado ng PLDT Maynilad at Meralco. May nagbabahay-bahay raw ng mga empleyado ng Meralco at nag-aalok ng discount sa mga senior citizens sa bill sa kuryente. May hiwalay pa raw na grupong babalik at kukunin ang personal information ng residente. Bagaman hindi raw sigurado ang mga residente kung totoo ang alok, itinawag na nila ito sa barangay. Wala pa naman dumarating na mga additional information or additional personnel para i-confirm. Kaya pinayuhan ng mga residente na huwag pagbuksan ng pinto ang mga nagpapakilalang empleyado o may mga alok. Posible raw kasing mga magnanakaw ang mga ito at nagpapanggap lang na taga-utility company. Sabi ng barangay, wala naman daw silang naitalang insidente ng pagnanakaw na nagpanggap na empleyado ng utility. Pero inilabas na rin nila ang sulat pangontra sa mga nagbabalak ng ganitong modus sa kanila. Preemptive maintenance nga ho yan, para wala nang mangyayaring ganyan. Kung meron ba silang binabalak, eh hindi na nila matutuloy. Parang survey nila yan, nagsasurvey muna sila. Ah, dito sa bahay na ito, walang tao rito. Pakiusap ng barangay sa mga mag-aalok ng promo offer o mag-aayos ng mga kable o linya, makipag-ugnayan muna sa kanila para malaman ang pakay ng mga mag-aayos. Sa mga residente naman, pwede rin naman daw itawag sa kanila kung may kahinahinalang napapansin. Ginagawa namin dyan sa barangay, no? Pagka mayroon napag-suspetyahan, well, itinatawag po sa amin, but with it, kinoconfront naman namin sila. At sinasabi nila para maiwasan yung mga hindi magandang pangyayaring ganyan, well, napapag-suspetyahan, eh bago muna lumakad, eh magparehistro muna. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PLDT at Maynilad. Sabi naman ng Meralco, wala silang empleyado na nagbahay-bahay at nag-aalok ng mga serbisyo. Paging kami, nais lang namin ipapatid na wala ho tayong mga inoautorisang mag-iikot na mga tauhan ho ng Meralco and to solicit information or magre-request na pumasok sa loob ng bahay. Lahat ho ng pangailangan ng mga customers natin can be done in the business centers. Kung may pupunta raw sa bahay, ito raw ay para lang sa mga request ng mga customers sa telepono o service center. Dano Tingkungko, GMA News.